Hello po, kumusta po? This is your vlog, hello! OMG Pinson, ayan, meron ng jacket si OMG Pinson. Hello, this is your vlog, how are you? Kumusta? Salamat. Meron na po ikaw jacket, OMG Pinson. Hello, how are you? Kumusta? Salamat, salamat sa patamsak. Happy Friday sa ating lahat mga pangga. Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuting pangangatawan, healthy tayong lahat. Ayun po, tita, si Binjo to. Oh, kike, oh. Salamat, Pangga Binjo, sa iyong pagpunta at pagtamsak. Mega shout out sa iyo, Pangga Binjo, OMG Pinson. Mega shout out sa lahat ng mga nandito. Charlene TV, dan tamsak host. Salamat, salamat, Pangga. Maraming salamat talaga ng sobra. Nandiyan dyan kayo kaagad, nakasubaybay kaagad. Trying my best na magiging consistent yung oras ko para sa aking LS. Nag-live lagi ka, Tihi. Oo, araw-araw na kaya ako nag-live, Pangga. Alas 7 ng gabi. Tagal na, mag-2 weeks na yata. Since atong ano, August 7, ako nag-start. Tapos from that time, 2 araw lang ako hindi nakapag-LS. Tinisikap ko, Tati, salamat kanina sa BG mo. Okay lang yon. Siyempre, ganti-ganti lang yan. Kasi nahihiya na ako sa iyo. Lagi ka bang nakaantabay sa akin ba? Salamat talaga din ng marami. Lagi din ikaw nakasupport sa akin, Pangga. Thank you so much. Maraming salamat din sa iyo. Malaking bagay kaya na ikaw na admin na malaking channel at malapit na mag-money ang iyong kuan, ang iyong channel. Eh, malaking bagay na nakaano ka kaagad, nandiyan ka kaagad. Salamat sa inyo lahat, kay Desiree Vlog, kay OMG Pinson, kay Pangga Binjo Pinson, kay Charlene, maraming salamat po. La ilaha illallah. So salamat po na automatic nandiyan dyan ang aking mga pangga. Yan ba oh? May puti na yung buhok. Natanggal yung buhok. Natanggal yung buhok. Sa isipan ko, ikaw ang siyang ibinubulong. Di mo lang alam kung ika'y nagtatanong. Ikaw ang pinapangarap at lagi inanap ng mata. Pag tayo'y nagkikita, ayoko nang mawala'y pa. Hello, sino pong naka-BG? Maraming salamat po sa naka-BG kaagad. Lani, ikaw ba yan? Lani Brua? Lani Salvino? Ikaw ba yan, Pangga? Ang init po. Ang init po. Sana madagdagan tayo para maano na natin yung ating topic for today. Mega shoutout sa aking 5,000 thumbsack, sa aking 6,000 thumbsack, kung sino man po yung nandyan, please comment naman para po ma-shoutout ko kayo po. Para po ma-shoutout ko kayo. Ayan, wala po talagang ano, wala po talaga, hindi po talaga nagko-comment yung 4,000 na nandyan dyan. Ano po nangyari sa inyo? Ayun si Rule. Thumbsick, okay, thumbsick ka, ayun eh. Salamat, salamat. Ano? Ang galing ng aking, ano no, ang aking title ng aking LS, no. How to deal sa mga taong inggit sa'yo. Hindi patayin sa inggit.
Patayin sa inggit at patayin sa suya. Tama ba yun? Alam kong mali yun, pero maganda kasi yun na ipapakita mo na lang yung resulta ng iyong mga pagsisikap na pagdating, hello po Halimas TV! Salamat po! May jacket ka na kaagad. Maraming salamat sa iyong pagpunta. At sa patamsak, maraming salamat Pangga Halimas TV. Nag-ilis po kanina si Halimas TV. Nandito din po siya sa Saudi. Ayan, ang init. Maraming salamat Pangga sa iyong pagpunta at pagbiji sa akin. Yun o. Maraming salamat. Ayan, nandyan din ang aking Pangga na si Aguila ni Tai Chi's Adventures. Tamsik po, mami. Ayan. Meron na pong jacket si Halimas TV. Miga shoutout sa inyong lahat. Kay Binjo Pinson, kay Cha Arlene, kay Desiree Vlad, miga shoutout kay Rule A, miga shoutout kay Halimas TV. Pati na rin kay Pangga, Aguila ni Tai Chi's. Kumusta na si Tai Chi's Pangga? Thank you din, Mami Sonia. Maraming salamat sa iyo, Pangga. Pasensya na kasi, pag na nakita kasi akong ilis, nagsisirko balintong lang kasi ako, Pangga. Tiway Pangga. salamat. Alam nyo, sinisikap ko talaga na makasupport sa lahat, pero busy po talaga dito. Nag-aaway na po kami dito kanina. Kasi po, busy daw po talaga ako sa cellphone. Hindi naman para sa akin. Ewan ko lang. Kasi ang yung trabaho ko, ginagawa ko naman. Kaso lang, gusto kasi nung iba na yung trabaho nila, trabahuin ko rin. Kasi nasanay sila noon na ganyan yung ginagawa ko. Pero wala din, hindi naman kasi nila binibigyan ng pansin yung aking trabaho po. Kaya, hello Tai Chi's Adventure Amori. Ayun o, sabi ni Halimas TV. Maraming salamat sa 7,000 thumbs at 7,000 viewers. So, Pangga, okay lang yan. Oo, kasi sa totoo lang dati, talagang lagari talaga yung trabaho ko. Punta dito, punta doon. Sa trabaho dito. Nung hindi pa ako nag-YouTube. At saka maski naman nung nag-YouTube ako, ginagawa ko talaga yung gusto ko walang masabi sa akin. Gusto ko gawin ang lahat. Gusto kong nakasupport sa lahat dito. Pati yung gusto kong gawin ang mga trabaho ko, ginagawa ko lahat. Pero kasi di ba kulang? Kulang pa rin eh kahit ibigay mo yung 100% mo. Ika nga sabi, huwag mong ibigay yung 100% mo kasi pag binigay mo yung 100% na kakayahan mo, hahanapan ka ng 120. Pag piniga mo na yung sarili mo at ibigay mo yung 120% na kakayahan mo, hahanapan ka pa ulit din yan ng 150. So yun yung nangyayari sa akin. Ginagawa ko na halos lahat ng makakaya ko, pero wala pa rin pong kwenta. Halimas TV, mega love shout out Halima baby. Ayun oh. So ayun po. Medyo nagkaroon ng siguro ako din may diferensya, mainit ulo ko lagi kasi 'di ba nasa Pilipinas na sana ako. Eh nung isang araw nagalit yung amo kasi may pagkain na napanis at hindi nalagay sa ref. Eh sa totoo lang, good evening host Dan Tamsak. Ayun, maraming salamat Jaxmi TV. Ang sabi ko, hindi ko naman trabaho yan. Dapat obligasyon ng yung taong nakatukas sa ganyang trabaho, obligasyon niya yan. Hindi niya dapat iasa sa mga kasama na gawin yung trabaho niya. Di ba po tama po? Kung ako po say, kung maliba ako doon, mami ang ganda niyo lalo ngayon, inspired ba ako? Lagi naman akong inspired kasi nandyan yung mga anak ko. Tsaka nandyan kayo, nakasupport sa akin. Sobrang thankful ako nandyan kayo. Bihira lang magpaganda. Maganda ba? Nag-ano lang ng pulbo. Nag-pulbo lang tsaka nag-lipstick. Hindi nga nag-eyebrow. Oh. Wala nga ano. Oh. So, thank you so much mga Pangga. Ganda na lang. Walang katabi Pangga. Kay Chi. ano, Jeff? Walang katabi Pangga, Jeff. Kaya maganda na lang. Ayun. Kayo ba? Kung halimbawa ba? Ano tayo? Change idea. Ay, sa mga hindi pa po pala dikit dyan. Baba ng bahay, Halimas TV. Baba ka ng bahay, Pangga. Babaho kayo ng bahay. May mga jacket naman kayo lahat. Babaho. Babaho kayo ng bahay, mga Pangga. Jaxmi TV, baba dyan ng na-play kita kagabi, Jaxmi TV, ha? Overnight yun. Pagkagising ko, wala na, naka-off na yung cellphone ko. Ibig sabihin, naubos yung pelikula mo na pinanood ko. Kaya, tignan mo sa analytics mo kung may pumasok na galing Saudi Arabia, ako yun. So, overnight yun. Ayan, nagbaba ng bahay si Jaxmi TV. So, ang ginawa ko, ipiplay ko overnight kung sino yung ipiplay. Kasi dati piniplay ko, hindi bawal para yun. Ang babaho daw natin, buha. Ha, joke lang, mami. Oh, babaho! Babaho kayo ng bahay. babaho kayo ng bahay. So, yun po.
Ayun oh, Jax, thanks po, host. Oo, you welcome. Halimas TV, ayun, nagbaba ng bahay si Halimas TV. Dikit, mga panga, salamat sa 9,000. Napakalaking bagay sa akin na nandiyan dyan kayo. Lani Brua, hello Lani Brua! Musta ikaw, panga? Salamat! Salamat sa iyong pagbisita at pag-biji, sa iyong pagtambay, nakasupport kay ate mami. Ha, naligo ko, mami, ate Sonia. Mami Sonia. Babaho, baba, baba. Babaho kayo ng bahay. Joke lang yun. Baba, ho, baba, baba. Babaho kayo ng bahay para po, ano, madikitan po ng ating mga kasamahan dito. Di ba po ba? Naligo din naman ako kanina. Yan po, naligo po ako. Kaninang umaga, pagkagising ko po, 5 o'clock in the morning. Ah, 6 na pala. 6 na ako nagising, naligo. Kasi, pagkagising na pagkagising, hawak agad sa cellphone, tinitignan kung ano yung mga message. Ang daming nag-i-inquire ng alahas, wala namang bumibili pa. Hanggang inquire lang. Host, asa ng iba? Wala si Jessa, hindi ko alam kung nasaan. Hala ngayon lang pala ito, nakadikit sa iyo itong ninja ko, Halimas TV Amori. Ay nako, ganun talaga. Hey, welcome po, always po yan. Wala lagi ganiha. Wala lagi ganiha. Ah, wala ako nag-LS ganihang buntag pangga. Ayoko na lang mag-LS ng umaga. Ito na lang. Pag uwi ko sa Pilipinas, ang gagawin ko, mag-LS ako sa umaga ng alas 10. Pag nasa unang, pag naka-uwi na ako ha. Ang gagawin ko, magpapa-raffle ako. Pag nauwi ako sa Pilipinas, magpapa-raffle ako. Mag-sponsor si Yuyin. Yuyin Channel. Mag-sponsor ka ng isang seat na alahas ha. Halagang 20 mil. 18K carats po. 18 carats po na Saudi gold. Magpaparaffle po kami. Pag nasa Pilipinas na po ako, kasi dito po wala po akong oras na mag... Gusto kong mag-LS ng 2 hours. Okay lang, Amori Taichi, basta yung may nakadikit. Okay, oo, ganun din po ako. Minsan kadi na, may dinikitan ako. And, kasi lagi kong ginagala yung Carlo Dahuya. Yung Carlo Dahuya, di ba mga panga? Alas 10 ng gabi doon? Hindi, ng umaga sa Pilipinas. Alas 10 ng umaga hanggang alas... ng hindi ko alam kung kaya kong trabahuin, pero kung kaya kong alas 10 ng umaga hanggang alas 12, 10, 11, 12, dalawang oras, tapos sa hapon, alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, tapos diretso ng hanggang umaga na yun, silent na lang. Kaya kahit wala ako, isa silent ko, diretso na yung ano, play nun. Halakawaw sa sponsor, oy. Dalawa kami mag ano, mag, kasi hindi kaya yung 20 mil. Baka muhilak yan si ano, Yuyin. Oo, min ko to. Min ko, kapit na, kapit na. Oo, min ko, kapit na, kapit na. Ayun, no, mga ganyan. So, kayan po mga pangga, pagdating po ng Pilipinas, pagdating ko po sa Pilipinas, siya na, inshallah, na mga bandang halakawaw sa, oh, Jack, wow, abangan ko yan. Oo, promise. Gagawin namin yan. Mag-i-spoon, mag-ano kami, magpaparaffle kami ng set ng alahas na halagang 20 mil. Alas 3 na madaling araw dito. Hindi bali. Abutin naman ng ano hanggang alas 12 ng umaga, di alas 7 yun, o mag LS ulit ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. So tamsak, tamsak ulit madam. Ayan si Pangga Binjo, salamat sa patamsak Pangga Binjo. So magpaparaffle ng tawag dito, ang miga ang sabi, tawag dito yung miga, tawag doon dito. Kalimutan na, nanintal block na yung mega price. Ayun yung set ng yung first price pala, ayun yung ano, alahas na 20 mil. Tapos ang grand raffle niyan December. Tapos pinaplano pa namin ni Yuyin Channel kung ano pa yung second price, cellphone na baka Vivo or baka Realme, mga ganyan. Tapos yung third prize, I'm back host, Charlene TV. Hello Charlene TV, may sasabihin ako sa iyo. Abangan ang aking pag-uwi sa Pilipinas dahil mag-ELS ako ng 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tapos alas 3 ulit ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Tapos diretso na ng ELS yan. Alas 10 ng gabi hanggang umaga, ano yan, silent ELS na. Kaya sana manalo ako, nagsipi ha. Oo, may ano yan, may entry. Kung magkuha, magdala ka ng invite mo, may, halimbawa, naka-BG ka sa akin ng ganyan, tapos may invite ka, o di another entry yon. Kailan ka uwi, Mami, Sonia? Baka October pa nga, mga first week or kaya second week. Gusto nang sabihin, gusto na ng kapatid ko, si Yuyin Channel, na ngayon na ang gawin ko, alas 10 daw ng gabi hanggang alauna ng umaga. Hindi ko kaya yon, kasi minsan,
Pagod na pagod talaga dito sa trabaho. Hinihingal na nga ako sa kamadali eh, para lang makapagpahinga. Kasi nakasupport-support pa ako sa mga kasamahan. Hindi talaga po pwede. Pero, yes, pasalubong na yan. Dates, gusto mo. Yun yung dates yung pasalubong ko. Yung ano, yung salubungin mo ako sa airport. Para ano, para makakuha ka ng chocolate or kaya dates. Yung tawag dito, yung tamar, yung dates ba? Di ba masarap yung dates, lalo na sa pagkape? Huwag lang asuka, lagyan ng asukal yung kape. So, ayun po. This lang akin, ti Sonia. Oo, marami na doon. Napadala ko na sa cargo. Tapos, meron din po ako dito mga ano lang, mga limang plastic, mga ganyan. Pero, kasi mabigat siya eh. Mabigat talaga siya. Kaya, pinadala ko na sa cargo ko. Nasa papunta ng Jinsan yun. Sa Jinsan ka pala, ano, Chiarline TV, no? Baka may di pa nakadikit. Ayan! Sabi nga sa inyo eh, babaho kayo ng bahay. Ayan po, salamat po. Yay, paabot jud ko ana ho si Opuhon insha Allah kaluyan sa Dios maayong paglakaw og maayong lawas, kaluyan sa Ginoo maayong maayo ang sitwasyon. Pag maganda sana lapit na pala uwi mo, sana all makauwi na. Yun nga, yun lang. Kaya ang ginagawa ko po, sana ito nga makauwi na. Kanina ang sarap ng dates. Oo, masarap yung dates. Lalo na yung may ano, yung may almond sa loob. Yung may mani. Ay, sarap nun. Salamat, insya Allah. Insya Allah, kaluyan. Itugot sa Diyos maayong panahon. Ito, ihatag sa Ginoo maayong lawas. So, sana magiging maayos ang lahat at tayo'y makauwi. Amy, MGP20s. Hello, long time no see. How are you, Amy? Miss na kita. Hindi na tayo napag-abot sa mga ilis. Hindi na rin ako nakasupport kay Carlo rin kasi natatapos kami dito alas 10 ng gabi. Kaya pagpasok ko sa kwarto, wala na. Wash lang ako, half bath lang ako. Tapos support-support ng sandali sa mga ibang kasamahan. Tapos hindi na ako nakapunta kay Carlo rin. Kaya maski kay Bibitlog, sa umaga, ano lang, pasilip-silip lang ako. Sirkubalintong ako sa pwede nating pagsuportahan. Kaya ganun po. Ang umami, sarap yung dish na may mga nuts. Oo, meron ako doon sa pakargo ko. Meron ako doon sa pakargo. So, meron din ako dito dalawang plastic. Ate, busy sobra o nga eh. Busy talaga din dito kasi kami namatayan kami dito. Kahapon lang kami nakapagpahinga. Ngayon wala nang ajima, wala nang party. Ayun, nagbaba po ng bahay si Pangga Binjo, mga pangga. Baka pwede pong dikitan ninyo. Siya po isang napaka-supportive. Admin po namin siya sa isang GC ko na isang GC na napaka-aktibo na GC. Kasi yung ibang GC ko wala na, walang hindi na kumikilos. May mga kumikilos, dalawa, tatlo, apat, mga ganyan lang. Pero po sa Team Fish Daan po, umiga-miga siya ito sa Team Fish Daan. Napaka-ano po, napaka-aktibo po ng Team Fish Daan, lalo na ng aming admin na si Pangga Binjo Pinson. Sobrang active po siya, nakasupport po siya. Talagang ginagawa rin niya, maski busy siya, may trabaho siya, pero sinisikap niya rin na makasupport sa ating mga, sa aming mga kasamahan. So, bilib po talaga ako dyan, hangang-hanga ako dyan kay Pangga Binjo. Thanks po, Pangga, you know. Team Fish Daan. So, may na-invite ako, ti, sana pumasok. Insyaala, Pangga. Sige. Kasi sinisikap kong gagawa ako ng listahan para sa atin lahat. May mga plano ako na gagawin sa miga-miga shoutout sa Team Pangga, Team Amuri, Team Whitey Organic Friends. Lalong-lalo na sa Team Fish Daan na lagi nakasupport sa akin. Lagi pong nandyan sina Miss Julie, sina Judith Marquez, maski wala pa sila dito, sina Mr. Q5, si Traveling Crew, si Simply Julie, Judith Marquez, sa lahat po, sa lahat, hindi ko na magpakain ako ng more than 20 katao araw-araw, so BGBG. Ah, oo nga pala. Dito rin, every other day, 20 din katao pinapakain namin, katatapos ng din namin ngayon. Nung isang araw, Diyos ko, mga mahigit 40 katao pinapakain araw-araw, 5 days yun kasi nga namatayan. Ang daming tao, tapos ang daming pinapainom kasi yung kape kasi talaga nila, yung tsaa, yung gawa. Nako, ang hirap talaga i-ano. Ang liliit pa ng mga baso, ang hirap hugasan. Pero okay lang, marami naman kami. So okay lang yun. Ayan po, nagbaba po ng bahay si Charlene, mga pangga. Baka po sa mga hindi po, nakadikit-dikita naman po. Kaya ayan po, ang pag-uusapan natin, yung aking title, Happy Friday and How to Deal sa mga taong naiingit sa'yo. Paano nga ba natin i-deal yung mga taong naiingit sa'yo? Kayo po, ano po yung masasabi niyo sa mga taong naiingit sa'yo? Para po sa akin, katulad niyan, may nagsabi sa akin, i-block mo. Ayoko i-block. Ayoko i-block kasi gusto kong makita nila, katulad nito, nag-YouTube ako, mga tao naiingit, nasusuya sa mga ginagawa natin. Tapos, puro ako po sa Facebook ko na mga gold. Kasi dati, puro ako hugot.
puro hugot, mga pagdaramdam sa mga nararamdaman, mga pangyayaring nagaganap, yun nga, yung mga nagaganap sa buhay mo. Siyempre, Charlene, the TV Dan po, sabi ni Tai Chi's Adventure. At nagbaba ng bahay, Tai Chi's Adventure. Di ba po mga pangga, masarap kung isipin niya, halimbawa may nagagalit sa'yo, kung ikaw anong gagawin mo, galitin mo sila o labanan mo sila. Siyempre, normal na yon sa ating katauhan, sa ating emosyon, sa ating pagkatao na lalaban tayo, di ba? Oo, normal yun, i-defensa mo yung sarili mo. Kasi para bang ginagago ka na eh, yung bang hindi na maganda yung ginagawa nila sa'yo, pero ako po kasi talaga, sa litli po kasi mainitin ang ulo ko, kasi nga, dahil hindi ako natuloy ng uwi, at hindi maganda yung aking sitwasyon, marami kami dito pero nag-aanuhan sa trabaho, nagtutulakan sa trabaho. Hayaan na lang yan sila kasi pag labanan mo sila, mas stress ka lang. Hindi, minsan din kailangan mo rin silang supalpalin. Kasi pag hindi ka kumikibo at wala kang ginagawa, nasasanay sila. Tao lang tayo at nararamdaman natin yung sakit, yung sasabihin sa'yo wala kang utak. Ganun pa ang tingin nila sa akin. Yung nagbanwas kasi ako kanina sa kusina kasi yung trabaho ko hindi po nila ginagawa. Pero yung trabaho nila ginagawa ko po. Kasi inaasa nila yung obligasyon nila sa ibang tao. So ang ginawa ko, sabi ko, kung makasalita ka, akala mo kung sino kang magaling. Pare-pareho tayo dito mga katulong. Walang pare-pareho tayo mga walang utak. Dahil kung may utak tayo, nagiging doktor na tayo at nagiging abogada tayo. Or kaya nagiging teacher tayo. So ibig sabihin, pare-pareho tayong walang utak. Kasi nandito tayo at nagpapaalipin sa bansang Arabo. So wag mong sabihin sa akin yung mga ganyan. Ano akala mo sa akin? Nagbanwas ako dyan, babasain ko yung bigas. Ganon ba kabubo ang tingin mo sa akin? Ang layo ng tubig, natalsikan lang siguro, pero hindi yan siya talaga totally na nabasa. Diba? Hindi kasi maganda na hahayaan mo lang na api-apihin ka, kasi ganon ako dati eh. Hindi ako kumikibo, tapos magpo-post pa. Ginagawa ko lahat, sumasama ako sa trabaho, tinutulungan ko siya sa trabaho, kahit hindi ko na trabaho. Salamat pangga, Binjo, sa pag-BG. I love you. Salamat talaga, work-work lang. O sige, work lang pangga. Salamat pangga, ha? Keep safe, sir, Binjo, sabi ni Jack Smith TV. Linisin ng mga stroke ang mga inggitira, hahaha, joke. Oo, inisin. Kasi may nagsabi sa akin, pag may nagalit sa'yo, i-block mo. Para ano? Ay, hindi, ayokong i-block. Papatayin ko sila sa inggit pagdating ng araw. Ewan ko kung tama o mali. Pero sa totoo lang kasi, pag love you pangga, love you, love you, love you, love you, I love you all, mahal ko kayo. Siguro tao lang ako at marunong akong masaktan yung sasabihin ka na ganyan. Kasi napapansin, hello, Gisapin, Igno, amiga, shoutout sa'yo, pangga. Ito, may sinasabi ako, pangga, nag-aalboroto yung damdamin ko. Katatapos lang kumain, ayun, no, birthday ni, ano, ni Veronica, ano, ng aking pamangkin na si Veronica. So, nandyan si na Christine, saka si Carlo, yung aking mga anak na dalawa. Amiga, shoutout. Damn to you, Tai Chi's Adventure, sabi ni Charlene TV. So yun po, ang mga nandito ay lahat po ay aking mga kaibigan, lahat ito, si Halimas TV, lalong-lalo na si Bangga Binjo, si Tai Chi, si Jisa Igno, lahat nandito, si Charlene TV, Amy Im, lahat ito mga nandito malapit sa puso ko at mahal na mahal ko po kayo. Ang sabi ko nga lagi sa sarili ko, napakasarap po ng nararamdaman ko na nandito po ako sa Whitey World. Sabi kasi hindi ko alam kita, anyari ba? Eh kasi nga, pag may mga tao kasing naiinggit sa'yo, kung bakit galit ka na naman? Hindi ako galit, nagsasabi lang, sasalita lang, nagpapaliwanag lang. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Nasabi ko lang na, pag halimbawa may taong galit sa'yo, paano mo nga ba sila ididil? Kung may naiinggit sa'yo, paano mo nga ba sila ididil? I-ignore mo ba? Papatulan mo ba? Kasi nga may mga inggitira, Jisa. Oo. Biro mo, nung bago pa ako mag-whitey, yung wala talaga akong ka-idea anong gagawin sa pagwa-whitey world, anong gagawin sa whitey world. Kasi yan si Chiyuyin Channel, isa yan talaga sa nag-inganyo sa akin. Kasi mahilig ako mag-post talaga sa Facebook, nagla-live, nag-post ng mga video ng mga sayo-sayo namin, mga kalokohan namin, nagkukain, mga ganyan. Tapos nag-iimot-imot sa mga Facebook, mga ganyan. Tapos mga picture-picture, mga ganyan. Ang sabi niya sa akin, yung mga post-post mong ganyan, kung ako sa'yo, gawin mo na lang sa YouTube yan. Pagdating ng araw, pera, magkakapera ka pa. Diba? Kasi mga mintira, marami yan, kalat sa mundo. Oh, mayroon talaga yan. Kaya nung una, dahil yun nga, may nakita akong mga nagbablog na isa sa pinakauna nilang target na mga subscriber, siyempre, diba, maski naman siguro kayo, mga kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo, mga ka-churchmate nyo, mga classmate nyo, mga batchmate nyo, diba, ganun po ba mga pangga? Pero sa mga yon, lalo na mga ka-workmate me, ako rin may nainggit sa akin, tita, mulang
Di mo lang alam ha, Hais. Ah, okay. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan. Mga ganyang pangyayari. Ang kawaiti paputik. Ang kawaiti paputik. Ah, ganun talaga. Pero ano lang yan, hayaan mo na. Kasi at least hindi mo kilala sa personal at hindi mo kasamahan sa trabaho at wala, hindi mo kapitbahay o hindi mo kamag-anak. Marami talagang ganyan. Kasi po, nung nag-start po ako ng YT, siyempre makikiusap ka sa mga kaibigan mo, sa lalo na sa mga ka-workmate kasi nandito. Marami kami kasi dito, anim kaming Pilipino, pito yata. Nakikiusap ako sa nila na, oy, subscribe mo naman ako mga ganyan. Subscribe mo naman ako. Ayan po, nakabiji lang si Cha Arlene. Salamat, Cha Arlene, ha. Ayun po. Ang sagot sa'yo, meron akong ano? Meron akong channel? Ganun, ha. Ganyan kasi ang maganda, ha, joke. Ay, maganda ba? Salamat. Hindi, wala itong ganda ko sa ganda nila. Matanda na ako pang nga. So, maraming salamat sa compliment na yan, ha. Okay. Yan, wag mo na pansinin yan. Nagpapansin lang yan, Jessa. Ayun, o. Kasi, alam mo, mga pangga ko, pag-inggit talaga, kasi para bang ayaw nila sila na yung malalagpasan mo kayo yung kanilang, yung magpupost pa na busy daw na busy sa cellphone. Yung trabaho ko, sabi ko, yung trabaho ko, trabaho ko. Yung trabaho mo, ibang amo mo, ibang amo ko. Sabi niya, hindi daw niya obligasyon dito sa bahay na magtrabaho. Eh, huwag kang pumunta, sabi ko. Hindi naman ako nagsabi sa iyo, eh, di sabihin mo sa amo mo na ayaw mong pumunta dito sa bahay na to. Eh, yan, at trabaho mo yan na binigay ng amo. Trabaho mo yan na binigay ng amo, na dito ka. Pero kung sabihin nila na ako ang magluluto, magluluto ako. Pero dahil hindi ko trabaho at hindi naman nila sinabi na magluluto ako, ba't kong gagawin? Magpaalig-alig, jug ko, trabaho. Gagawin ko ba yung hindi ko trabaho? Ba't kong gagawin? Hindi ko trabaho yan. Pero di ba, pag sinabi nila na magluto ako, di ba nagluluto ako? Oo nga, Jax, yan na yan. I-post na natin para maluka, ha? Ang gawin natin, pag may nainggit, inggitin natin lalo. Inggitin natin lalo. Kaya nga, dati hindi ako nagpaparinig na biro mo pag tinrabaho natin yung ating YouTube channel pagdating ng araw, pinakamababang unang-unang swindo ay 11,000. Pinakamababa yan, sinasabi ko sa inyo. Pinakamababa yan. Tapos pag tinrabaho mo patuloy-tuloy at there is a possibility na lalaki pa yan. Yan si Yuyin Channel, may kaibigan yan. 3-4 months lang, nakatanggap unang swindo niya, 35,000. O, diba? Sa akin, host, didma, bahala siya. I-post down. Puspusan! I-post, Jax yan. Yahoo, Binjo Pinso, dikit dan sa'yo. Balik na lang, sabi ni Halimas TV. Sabi ni Halimas TV, Binjo Pinso, dikit dan sa'yo. Pabalik na lang. Ayan po. Sa akin, host, didma, bahala siya. Ako, hindi na ako nagdididma. Kasi dati panggat, nagdididma talaga. Hindi hinahayaan ko lang. Tapos magpo-post pa na tawag dito, kasi dati talaga, lahat ng trabaho dito sa bahay na to, akin luto lang ang hindi. Pero sa gabi, nagluluto pa ako para sa mga amo. Pag sinabi ng mga amo na magluluto, akin talaga. Luluto talaga ako. Tapos yung pinaglutuan ko, malinis yan, walang kalat yan, akin yan. Pero pag siya ang nagluluto, ang kalat dito, kalat doon, para siya mas matindi pa siya sa amo. Kalat dito, kalat doon, ultimo yung kutsilyo, ultimo yung tawag dito, yung chopping board, yung pinagbalata ng kamatis, ng sibuyas. Mami, huwag ka magpa-stress, mawala beauty mo, inggit lang sa'yo yan. Kaya, ginagawa ko yan, sinusunod ko yan. Tapos nakaupo lang siya, cellphone siya. Ipagdasal na lang natin yan sila. Eh, ang ginagawa ko, hindi lang ako umiimik, hinilinis ko, ginagawa ko. O diba, tapos, pag napunta siya sa bahay ng amo niya, kasi malapit lang naman, pangatlong bahay. Sumusunod ako sa kanya, tumutulong ako magplansa, ang daming plansahin, talaga ano. Pero ngayon, hindi na po ako sumusunod. Hindi na po ako sumasama sa kanya sa mga gawain sa bahay ng amo niya. Kasi para ano pa, wala rin namang kwinta yung ginagawa ko pala na pakikisama sa kanya. Kasi ang tinitignan niya yung mali ko. Yung mali ko, eh pare-pareho kami lahat dito. Sino ba ang hindi gumagamit ng cellphone? Ikakamatay ko pag walang cellphone. Tama yan, Jax. Kaya nga ako, mas gusto ko pang mag-isa kaysa may kasama ako. Yun nga, ikakamatay ko talaga. Ikakamatay ko talaga na walang cellphone. Ingitira, labas, halika, likita, halikan kita, legit. Ay, nako, mami, huwag magpaka-stress. Ha, tama yan, Jax. Kaya nga, ako mas gusto ko pang mag-isa kaysa may kasama ako. Oo nga. Mas maganda pa nga. Pero wala eh, ito na nga eh. Andi dito ito eh. Kaya sabi ko nga sa kanya, kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa'yo. Kung gusto mo, kasi napipilitan na lang talaga ako dito, kaya nga ako pilit na itong sarili ko na magtrabaho eh, kasi wala akong magawa kasi nga canceled yung flight ko. Pero sinabi ko na sa amo kanina ng umaga, prior that moment na nagkasagutan kami,
Minisins ko siya Arabic yung pagkasalita kasi hindi ko kaya mag-Arabic ng ganun talaga kadami. Naisip niya yung ticket ko ng Ogo, ng October. Kitang-kita yung aking ano, yung aking bakuna. Kaya nga ako mas ano. Kaya nga, ang ginagawa ko po, minisins ko yung amo ko kanina through WhatsApp, tapos Arabic kasi may translation naman. Sabi ko sa kanya, hey, cool ka lang ate. Yun nga ang nakikita nila ang konti mong pagkakamali kaysa nagpakalaki mong nagawa na tama. Ayun. Just mag-post pa na kasi dati nagmamasads ako, di ba? Hello Rick sa Banal, mega shout out sa iyo. Maraming salamat sa patamsak. Thank you so much sa 15,000 na patamsak. So kayo po, kung kayo po didmahin, pabayaan, hindi pwedeng pabayaan eh, kasi nasasanay. Hindi pwedeng hayaan kasi ginawa ko na yung hinayaan ko. Nasasanay siya, akala niya hindi na ako aalma. Wala na, hinayaan ko lang. Pero yung sabihin na wala akong utak, how come? How come na wala akong utak? Hindi niya alam na natelsika lang ng konting tubig. Hindi ko binasa dahil, Diyos ko, napakasimpleng trabaho, napakasimpleng bagay, sasabihin ka walang utak. My God! My God! How come? Diba? Sakit lang kaya? Diba pag sabihin ka ng ganon na hindi maganda, tapos ang layo ng edad, 30 years old, and I'm 47 years old, how come? Nasasabihan mo ako ng ganyan dahil gusto mo, gusto niya para siyang madam, nasusunod ka sa kanya, sasamahan mo siya sa kanyang trabaho. Kasi yun ang gusto niya. Diba? So ganito yan. Kung kayo ang how to deal sa mga taong naiinggit sa'yo, didmahin, okay, that's good idea. But when you are in this situation, mahirap na didmahin. Kasi I always do that. Matagal na yan, laging pinupost. Sabi ko nga, nagpupost ako dati, kung talagang matapang, kaharapin mo ako. Tapos natuwa ako kanina, nung sinabihan niya ako ng ganun, sabi ko, ito ang gusto ko, yung harapin mo ako. Hindi yung nagpaparinig ka sa post, sa Facebook. Kasi alam ko na nagpaparinig siya sa akin pag Tagalog kasi Muslim po siya. Nagpaparinig siya. So maganda yung ginawa niya. At least nagkaanuhan kami. O di sabi ko sa ngayon, sabihin mo sa amo kung hindi mo gusto yung trabaho ko, kung hindi mo ako gusto dito, sabihin mo sa amo. Kasi gustong gusto ko na rin talagang umuwi. Ayoko na talagang dito. Gusto ko na makita ang pamilya ko at mga anak ko. Kaya minsan din hindi magbuti. Hi Sir Rick Sabanal, musta na bro? Hindi maganda na pag may taong nainggit sa'yo, hahayaan na, oo, maganda rin, hahayaan na lang kasi para wag lumaki, kasi ikaw yung may pangunawa, unawain na lang sila kasi nga makitid yung utak, makitid yung kanilang pangunawa dahil gusto nila, sumunod kasi nila sa kanila at dilaan mo ang kanilang palad at magpakababa ka para sa kanila, para lang ma-please sila at matuwa sila sa'yo. Pero kahit anong gawin mo, dahil hindi naman sila matuwa sa'yo kasi nakikita nila yung mali mo. Tita, di maganda yan. Ah, bakit sila ganyan sa'yo? Kasi nga, nakikita nila sa mga post sa Facebook na may mga negosyo na nakaganyan na umiikot. Tapos naririnig nila, Kia Luki. Hello, mami. Hello, Pangga. Miga shoutout sa'yo, Kia Luki. Miga shoutout sa'yo, Pangga. Kumusta ikaw? Salamat sa patamsak. Mayroon na po ikaw. Jacket, pwede po kayo magbaba ng bahay, mga Pangga. So yun po, baba-baba ho lang ho kayo ng bahay at tikit-tikit lang po kayo. Huwag nyo lang po akong pansinin. Hello, Nymph Whitey! Hello! Kumusta ikaw? Be patient po tayo. Nagpapasensya po talaga ako pero minsan hindi ko na kaya. Hindi ko na po kaya. May dali, sa totoo lang madali mag-init ang ulo ko na dito. Kasi ayoko kasi yung sabihin, yan sila ni bro, alam niya yun, makarelate yan, tsaka si Halima, yung sabihin sa'yo, sura-sura, yung ganon. Tapos ginagawa mo naman yung trabaho mo, tapos sabihin, sura, yung ganon nun ka. Ako, ayaw na ayaw ko talaga yung ganyan. Respetuhin mo ako, maski katulong lang ako dito. Ayoko yung ginagawa mo akong gago, yung ginagawa mo akong parang, siguro may pagkakamali din naman ako, animinado din naman ako. Pero siguro tama lang din na kailangan natin minsan na umalma, na miskit na, sa iyong ill-ismin ko. Ganun ba? Ano ang main mo? Ano? Kia me? Kia Luki? Ano yung main account mo? Musta ka na? Babaho kayo ng bahay, mga Pangga, at tayo'y magtuloy sa ating pagkwentuhan. How to deal sa mga taong naiinggit sa'yo. Kaya yung may nagsabi na i-block ko daw para hindi makita. Paano mo i-block? Kasama nga sa trabaho eh. At isa niya, work na po ako ulit. Ha, take care, ate mo. Okay, salamat Pangga Amy M, GP26.
Maraming salamat sa ikay, Imi. Ingat ikaw sa trabaho. Kasi mamaya pa kami alas 4 mag-start ulit ng trabaho. So, ayun po. Kung i-block, ayokong i-block sa Facebook. In-unfollow na niya ako eh. Walang problema. Ayoko pa rin i-block. Kasi, di ba maganda yun na ipakita mo kung ano yung nagiging resulta ng iyong mga pinaghirapan, yung resulta ng iyong ginagawa na pagdating ng araw, magiging maayos din ang sitwasyon. Hindi ko na try yan sa mga amo ko, dun lang sa mga mama nila kainis. Yun nga. Kasi maganda kasi na katulad yan, dati yung mga, katulad yan, yung mga post ko sa Facebook, yung mga alahas, nakakaumay na daw, nakakasawa na daw. Tignan, hindi yan, follow nyo ako. Kung ayaw nyo makita yung post ko sa Facebook, yung mga alahas na ganyan, yung dami-daming alahas, wala naman daw bumibili. Edi wow, kung walang bumibili, edi wala ka naman pakialam, hindi naman ako gumagastos yan, post lang naman yan. Kung mag-post ka din, kung ayaw mo, di ba? May bawal na pala ngayon mag-post na Facebook. Diba? Hindi po ako nagpo-post. Dati po, puro po ako post na mga hugot-hugot sa mga pangyayari ko sa buhay ko. Pero ngayon po, hindi na po ako nagpo-post na mga hindi magaganda. Nakakasawa na, name vitamin ko me. Kainis ka. Kia Loki. Yun pala yun eh. Yun. Miga shout out kay Miga Loki. Kia Loki or kay Nymph Whitey. Ayun, oh. So, yun. Maraming salamat sa 16,000 na patamsak at meron ding 11,000 na viewers. So, paano nga ba? Lalong inisin para mamatay sa inggit? Yun ba? Yun ang gusto ko eh, yung makita nila yung resulta ng pinaghirapan. Kasi sa totoo lang, itong pag-YT natin, after one year, makikita na natin ang ating pinaghirapan dito. Kung siswertihin ka, wala pang isang 1 year, money ka na, o di. Yung iba nga, 6 months lang, 4 months lang, nagkakasweldo na, di ba? Pero ako po, first salary, second salary, third salary, wala po talaga mapupunta yun sa akin, maski piso. Promise ko yan. Name, whitey ko, minwhite. Sino ba ang nag-away sa yumi? Wala lang, naglalabas na ako ng sama ng loob. Kasi, alam mo, minsan kasi pangga, sa buhay talaga, hindi mo talaga maiiwasan, may mga tao talagang naiinggit at naiinggit sa'yo. Lalo na, mga lalong-lalong nakasamahan, sino ba nag-away sa'yo? Wala nag-away sa akin. Okay lang ako. Ano lang ito? Hi Ate Host, thumbs up dan. Hello Max TV, kumusta na ikaw? How are you? Miga shoutout sa'yo Max TV kay Louis Lacar. Hello. Miga shoutout sa'yo pa nga. Kumusta ka na? Salamat sa iyong patamsak at sa iyong pagbisita sa aking munting bahay. Tuloy mo lang ginawa mo, hosayaan mo na yan sila. Walang magawa yan sa buhay. Insecure lang yan. Siguro nga. Kasi sa totoo lang mga pangga, napakaganda po nang nangyayari sa aking buhay. Kaya po siguro, after yung mga panahon na lagi akong umiiyak everyday dahil sa ginawa ng asawa ko, na naiinis sila sa akin dahil kunting ano lang kibot, umiiyak talaga ako. Pag naalala ko yung ginawa ng asawa ko, naiinis sila sa akin. Wala nga nga mapupuntahan eh. Wala kang mapagpipilian dito. Pag hindi maganda yung nangyari sa buhay mo, uwi naman yan, yung mga ganon. Tama, May. Diba? Hindi talaga may iwasan na kahit anong gawin mo sa buhay mo, pag talagang may mga taong inggit talaga yan sa'yo. Noong mga panahon na bago pa yung naka-isang taon ako dito, tapos nabalitaan ko yung asawa ko, nagloko, araw-araw talaga akong umiyak. Mas natutulog ako sa madaling araw, bigla ako nagigising na bumabagon ako at talagang humahagulhol ako ng iyak. Pero ngayon na napakaganda ng aking buhay, napakaganda na yung aking pakiramdam na na-overcome ko na yung sakit, na-overcome ko na rin yung homesick ko para sa aking mga anak. Magpakatatag ka lang, huwag kang magpatinag sa kanila. Oo naman, maraming salamat sa inyo mga pangga. May mga anak ako, may mga kapatid ako na very supportive. May pamilya, maski yung side ng aking asawa, yung aking mga in-laws, ang aking mga binan, aking nan, aking mama at papa na mga binan, pati ang aking mama, aking nanay, ang aking mga kapatid, side by side, talagang napaka-supportive at mahal na mahal nila ako. Kaya, thankful ako na napakabuti ng Diyos sa aking buhay dahil kahit na nagkaroon kami ng problema ng asawa ko,
lagi mabuti pa rin yung relasyon namin ng aking pamilya, ng pamilya ng asawa ko. Nandun sa kanila yung aking mga anak. Sana mapanood nila. Thankful ako na napakabuti at napakabait ng aking mga binan. Saka, biro mo magpo-post na kung ka, parang sino daw ako mayaman. Hindi naman po ako nag-a-act na mayaman. Buisit siya, inggit lang natin. Oy, nandiyan yung akong soki, oh. Nandiyan yung aking soki, oh. Oh, di ba? Napakaganda ng buhay ko at napakaganda ng love life ko at ang ganda ng sitwasyon ko ngayon. Talagang hindi ka pababayaan ng Panginoon kasi mabuti kang tao, i-bless ka pa niya lalo. Eh, salamat naman. Oo. Halimas TV, nandiyan pa rin ang aking pangga na si Halimas TV. Nagbaba po siya ng bahay. Dikit-dikit naman po mga pangga. Baka naman po, bikini men. Maraming salamat po sa lahat ng lalo na sa aking kaibigan na si Jilly Iboran. Miga-miga shoutout sa iyo at miga-miga love-love sa iyo. Yan po si Jilly Iboran ay everyday ko po yung nakakausap at lalabasan kami ng sama ng loob, mga hinanakit, mga sama ng loob. Lahat po, nandiyan dyan na kay Jilly Iboran. Mga iyakan, mga tawanan, nandiyan po kami po lahat. Out sa kuti, balik rako kung naapa. God bless you. Okay, sangga. Salamat pangga, Lani Broa. Thank you so much, pangga. Play mo ulit ako mamayang gabi sa playlist. Bakit naman. Hello, kapatid Halima, sabi ni Max TV. Ayun po. So, hello, Ate Amy, sabi ni Max TV. Umalis na si Max, si Ate Amy mo, Max TV, kasi work mode na daw siya. So, ayun po. Maraming salamat. So, yun. Dito lang ako, Ti, nakikinig. Salamat, Charlene TV. Maraming salamat. Yun. So, yun. Na pag hindi maganda ang environment mo, ang iyong sitwasyon, may mga taong hindi maganda ang pananalita. Pag okay naman yung sitwasyon mo, mas lalong hindi maganda. Sana all may ganda love life me. Oo. To God be the glory, salamat sa Diyos. Kasi maski pa paano, kahit wala na yung asawa ko, wala kaming communication talaga, pero nag-friend request siya. Hindi ko na siya ina-accept. Kaya nakikita nila yan, nagbibideo call kami ng Italiano ko every night talaga, walang palta, meron talaga, everyday talaga. Masarap yung pakiramdam, yung alam mong kahit nasa malayo, kahit LDR, mahal ka ng tao. Kasi kung hindi ka ba naman mahal, pagtsatsagaan ka ba araw-araw na imi-message ka? Pagtsatsagaan ka ba kung hindi ka ba mahal? Nga walang absent talaga sa almost 10 months. Diba? Sila, ganda-ganda nila, mga bata pa, pero wala silang Italiano. Talo sila sa matanda. Sira ulo, mga panggana. Joke lang. Hindi naman talaga din ako umaasa na 100% siya na yon. O maya, pag work na ko, iiwan ko lang na nakaplay. Okay, sige pangga. Salamat lang ni Broa, ha. Salamat lang. Thank you so much sa pag-support kay Ate Mami. God bless you. I love you. Sana magkita tayo sa Pilipinas pag-uwi. Saan? Kailan ka uwi? So, yun po. Napakasarap kayo sa pakiramdam na may nagmamahal sa'yo kahit hindi ka sigurado kung magkakatuluyan kayo kasi gano'n naman talaga ang buhay. Wala namang kasiguraduhan. Pero sa pagwawaiti, may kasiguraduhan. Kung tatrabahuin mo at ayusin mo ang pagtatrabaho, darating ang panahon na talagang sigurado ito. At ang pinakasigurado sa buhay ay kung may Diyos ka na nakaalalay sa'yo. Di ba mga pangga? Pag may Diyos ka na handang tumulong sa iyo, na iyong pinagsisilbihan at iyong minahal at iyong pagpupurihin at samahan mo ng pananampalataya. Ako neighbor ako, kasi ako po, born again po ako mga pangga. So neighbor, pinipilit ko, sinisikap ko na hindi ako magsasalita ng, halimbawa natakot ako, Jesus name, yung mga ganyan. Tapos pag masaya ako, hallelujah, praise God, mga ganyan. Kasi ganun po talaga ako dati. Pero ngayon po pinipilit. Ayan yung isang blessing sa iyo kay God host. Okay. Char. Dati po, pinipilit ko po talaga na hindi ko mabanggit yan. Pag sinisikap ko na huwag banggitin kasi alam kong masasaktan kasi Muslim po sila. So pag nandito ka sa Muslim country, hindi ka free. Wala kang freedom sa mga gagawin. Salamat sa pag-add mo sa akin sa GC ha. Sa akin ha sa GC. Oh, welcome. Walang problema yun, Max TV. Busy pa ang mga tao, hindi pa nga ako nakasupport doon, hindi pa nga ako nakasilip doon sa Team Pangga eh. Pero mamaya, mamimili ako, gagawa ako ng listahan sa ipi-play. Salamat sa pag-add. Baka i-play kita mamaya. O si Charlene muna. Kasi, na-play ko na si Charlene nung nakaraang araw pa, hindi, wala lang ako resibo. Pero ipi-play ko siya mamaya ng 3 hours. Ipi-play kita mamaya, Max TV, ng 3 hours din. Para, salamat sa pag-add. Oo. Ipi-play kita mamaya ng 3 hours.
Tapos, yun nga. Masarap kasi inisin yung mga taong naiinggit. Tsaka, hindi sa lahat ng panahon, pababayaan mo lang. Kasi nasasanay at nasasanay. Yung pagsasalitaan ka ng hindi maganda. Tamsak, mami. Hello, DJ Barbie Vlog. How are you po? Miga-miga shoutout sa'yo. Miga love love. Salamat po sa pagpunta at sa pagtamsak. Thank you so much. Busy-busy ah. Busy-busy. Ano, miss you. I miss you too. Lagi kitang iniisip. Lagi kitang naiisip. Pangga, sorry na busy ka at hindi ka na naka-ano. Max TV, love love. Ayun, sabi ni DJ Barbie Vlog. Mega Max TV, love love. Sabi ni DJ Barbie Vlog. Ayun po, mga pangga. So, yun ba? Salamat, mami. Piplay ko rin mamaya si DJ Bar, si Charlene, ipiplay ko ng 3 hours. Si Max TV, ipiplay ko ng 3 hours. Tsaka si, ano, si, kasi si Jaxmy TV, pinlay ko na yan overnight kagabi eh. Naubos yung video niya, kaya namatay yung cellphone. Kasi ibig sabihin, natapos yung ano, playlist niya. Tapos yung playlist mo, Jaxmy TV, kaya sa susunod, haba-habaan mo yung, ano mo, playlist mo, damihan mo. Para hindi masayang yung playlist, ano, play all ko sa'yo. Overnight, nagising ako alas 5, wala na, naka-off na yung cellphone. Ibig sabihin, tapos niyang panoorin yung ano, playlist mo. Kasi nag-start ako ng alas 11, nagising ako alas 5, wala na, ubos na. Hi Ate Barbie, musta kayo lahat dito mga pangga? Dapat putuloy na ang sungay, tumataas na host. Oo nga, kaya kanina hindi siya makapurma, hindi siya maka-arte sa akin. Talagang nagwawak, nagdadadaldal talaga ako, nagalit talaga ako dahil nasasanay talaga siya eh. Yung hindi ko siya pinapatulan, yung hinahayaan ko lang pag nagagalit siya, hindi ko na kinikibo. Ako yung lumalapit sa kanya, kumain na tayo day, ganyan. Halika na day, kain na tayo, magluluto ako. Tapos halimbawa, Naisyan mami, tulungan sa WH. Oo, tulungan sa WH pangga. Kung meron nga lang akong laptop dito, gagawin ko talaga lahat na nakaplay sa isang araw. Di, 5 tab sana, di 5 tao magpiplay ng 53 hours. Or kahit pa 5 hours. Pero pag ako'y nauwi sa Pilipinas, promise ko sa inyo, gagawa po talaga ng paraan na ma-play po kayo lahat. At naayos na yung aking computer. Ako'y tuwang-tuwa at nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na kahit wala po akong pera, may nung automatic po sabi ko, Yuyin, pahiram ng pera, 2,800 para mapaayos yung computer. Ayun, automatic. Ayun, sabi niya, kuhaanin mong pera kay mama. Ayun, pinakuha kagad yung pera, automatic. Musta na si Ate Barbie. Ha, Hesun host. Tsaka nga pala, announcement ko sa lahat. Pag uwi ko sa Pilipinas, mga second week ng October, meron po akong paraffle at may kinahalangan, may entry-entry kayo. Yung mega raffle po, mega grand draw, December. So 2 months lang yung ating tatrabahuin. Kasi supposed to be, gusto ng New Yin Channel na mag-LS ako ng 10 hanggang alauna ng umaga. Diyos mio marimar, hindi ko kaya yan. Kasi gusto niya magpaparaffle. Eh, yun nga yung first prize, yun yung isang set ng gold, ng isang set ng quintas, tsaka hikaw, tsaka sing-sing. Tapos, yung second prize, cellphone. Yung third prize, hindi ko pa alam. Tapos, magpaparapol tayo ng load na tigwa 110 tao. Yun po, yun. So, yun nga, kung po pwede, gagawin ko yan pag uwi ako sa Pilipinas. Try natin yan na gagawin. Ang LS ko sa Pilipinas, promote na eh. Advance na advance eh. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pilipinas yon. Mami, i-BG ko lang ito ha. May customer lang ako. Okay, sige pa nga. DJ Barbie Vlog. Maraming salamat. Ito maganda pa din. Max TV ha. Yun oh. Yun lang oh. Love you, mami. BG ko lang ito. Sige pa nga. Salamat. Ah, happy nga 20, Ate Barbie. Ayun oh. Ayun oh. May 20,000 na patamsak. Maraming salamat sa 20,000 na patamsak. May consolation prize din para panalo ang lahat. Oo, ang consolation prize, 50 pesos load. Kasi yung meron akong tawag dito, yung consolation, merong 10 tig-iisang 100 na load at meron ding 10 tig-50 na load. May consolation prize. Yun, oo. Kaya, hindi ko pa alam yung third prize, pero ang first prize po, napag-usapan na namin ni Rolin yun, hindi ko alam kung set na quintas o isang quintas lang. Basta worth 20,000 yata. Hindi ko alam. Basta pag-usapan pa namin ulit yan. Halika dito, Max TV, bigyan kita piso. Yun. O, diba maganda yon? Tapos, pag may, halimbawa, everyday ka na pupunta sa akin, tapos may na-invite ka na kasamahan na magbibiji sa akin, another entry yon. Kasi gagawa ko ng pangalan, entry mo yon. Tapos, pag ano, bubunutin. Tapos, ganun yun po. Yun.
Para madami, the more entry, the more chances of winning. Ganun po yun. So, yun po yung gagawin ko. Pag, kaya nga, gustong-gusto ko na pong mauwi. Wow, yayamanin po ate ko si... Mayaman si ate Yuyin eh, Yuyin Channel. Dalawa po kaming bibili ng quintas na worth of 20,000. Ayan, ha, ate Barbie. Yeah. Hello, Miss Julie! How are you po? Kumusta po? Mega shoutout po sa iyo, Miss Julie. Salamat po sa iyong thumbs up. Salamat sa pagbisita sa aking bahay. So, yun po yung aking gagawin. Wow, excited na. Sana nga, sana matupad yung ating pinaplano na mga prices para po ma-inspired po kayo na mag-BBG at mag-dalaw sa aking LS at may mga bisita po kayong darating na kukunin, may invite po kayo everyday. So, pag araw-araw kang may invite, araw-araw ka rin may entry. So, the more chances of winning po pag marami kang entry. Gayun, ganun po. So, yung first prize, quintas na gold, worth 20,000. Cellphone, second prize. Third prize, yun pa, hindi ko pa alam. Tapos yung may consolation na 10 tigwa 100 at 10 tigsi 50 na load. Yun. Yun po mga pangga. So abangan po natin na sana pag ipunan pa namin yung yung aming ipaprice para sa ating games sa mag-start sa October pag nandyan na po ako sa Pilipinas. Kasi gustong-gusto ko na sanang simulan. Wow, sana manalo. Sana nga. Kaya ready na yung mga invite ninyo para i-ready na yung invite ninyo everyday para everyday din kayo may entry. Yung pangalan nyo malilista at dadami yung ating yung daming ating hindi ko alam kung basta yun ang yung plano ni Rulin. Tapos pasalubing din sa amin ha. Dates nga. Dates na lang yung pasalubong, walang pera si Ate Mami Sonia ninyo. Binili ko na ng kwintas ng aking anak. Kailan simulan hosti? Pag nasa Pilipinas na ako, baka third week ng, baka first week ng, second week ng September, October, sana nga makauwi na. Sana may flight na para makauwi na. Kasi kung hindi makauwi, ayun ang problema doon. Paano natin tatrabahuin yan? Kasi hindi naman pwede na isang oras na natin i-ELS yan. Mahirap po dito. Hindi po ako makagalaw ng maayos. Ito nga po, patago nga lang yung ELS ko. Pahinga ito namin ng 2 hours, pero tinrabaho ko po para sa aking WH. So maraming salamat sa 20,000 na patamsak at 8,000. At maski pa paano, ay napakalaking bagay nito para sa akin po. Napandagdag po sa aking WH. Di ba po? So, maraming salamat talaga mga pangga. Dahil napakalaki pong utang na loob ko sa inyo. Na pang... Alam niyo pangga, isa pa sa mga plano ko, mga first salary, second salary, third salary, di ba sa General Santos, di ba, ewan ko kung anong pangalan na ng hospital ngayon dyan sa may, yung emergency hospital natin, yung Rugika na daw yata, no? Ang plano ko po talaga pupunta dyan sa hospital na yan at magbibigay po ako ng tulong sa mga nangangailangan na, hindi man ganun kalaki, pero magsishare po ako. Isishare ko po yung aking first salary po, lahat, wala po akong ititira para sa sarili ko. Kung halimbawa po magkaroon ako ng sweldo na 30, yung binching ko po, ibibigay ko lahat sa hospital, yung 5,000 po, papakain ko po sa aking mga kakilala, mga kaibigan. Dadagdagan ko pa. Sa magpapa-thanksgiving po ako, magpapasalamat sa Panginoong Diyos. Kasi napakabuti niya. At napunta ako sa Whitey World at nakakita ako ng mga kaibigan. Katulad ninyo, si Miss Julie, si Arlene, Jax, ni TV. Kayo po, sina Amy Aim, sina Halima, sina Chai Chi. Si Chai Chi po ay napakalaking utang na loob ko po sa kanya dahil hindi ko po sukat akalain na ako po pala ay mahal niya. Salamat, Taichi. Alam ko na busy ka dyan. Thank you so much, Pangga. I love you. Kaya po, malaking bagay po sa akin na, di ba hindi natin pala alam na may mga tao pala na nagmamahal sa'yo na hindi natin alam, ano? Ang galing. Hello po, Miss Julie. I love you po. I miss you po. Salamat po sa iyong mga word of wisdom kanina about spamming. Mga Pangga, isa pa pala, may tip ako na binigay senior kanina ni Miss Julie. Pag halimbawa sa mga ILS, wag na wag mong paulit-ulit na ibabababa. Hi host, maayong gabi. Hello Music GTV, how are you? Kumusta? Mega shoutout sa'yo. Isa sa mga tip pala binigay ni Miss Julie kanina, hindi ito sabi ni Juan, hindi ito sabi ni Maria, hindi ito sabi-sabi na kung sino-sino. Ito po ay talagang galing sa community guidelines, sabi ni Miss Julie. Senior ko po iyan sa GC natin kanina mga pangga, kung narinig niyo po yung voicemail. Kay Miss Julie pong boses yon. Napakabusilak ng puso umuhos, kaya more blessing po to come. salamat pangga. Sana nga pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Dahil pangarap ko talaga, bago po ako nag-YT,
Nung nag-start po ako ng YT po, nang nag-start po ako na mag-upload ng mga video, mga tatlong video lang, nag-aim na talaga ako, nagplano talaga ako, anong gagawin ko? May trabaho naman ako, maski papano kumikita naman ako, may negosyo naman maski papano. Maliit lang yung negosyo ko. Alam nyo, yung kung nakikita nyo yung mga post ko sa Facebook, hindi po akin yan, wala pong pera involved yan. Wala po talaga, hindi, wala po akong kapital dyan. Kung may kapital man, konting-konti lang. Hindi po ako mayaman. May negosyo lang na konti na pinaikot-ikot lang po. Tsaka hindi po ako, hindi po namin ginagastos yung pera. Nakaikot-ikot lang po talaga na hindi talaga, maski piso po, hindi po namin binabawasan. Talaga pinapaiikot lang po namin talaga yung sa negosyo ng mga bula, mga bulawan, mga gold po. Kaya po mga pangga, ay, ilala. Hello, shout out Mami Halimas TV. Shout out Mami Max TV. Sabi ni Halimas. Kaya po, yun po talagang nakaplano. Na maski pa sa sunod pa ng mga swildo, maski pa paano po ay kumikita naman po ako. Kahit sabi ko nga uwi ako ng Pilipinas, kahit magtitinda ako ng mani, kahit magtitinda ako ng kamatis, kahit magluluto ako ng ulam, ilalako ko, gagawin ko yan para pang support ko sa aking pamilya. Kasi yung business na nandyan na existing na business, hindi ko talaga pakikialaman yan kasi paiikutin yan. Lahat gagawin ko po para po hindi po mapakialaman yung business na nakaikot. Na yun po yung sa mga ginto. Nagbibinta po ako online ng mga gold, pero wala po akong gold. Yung gold ko po, napakaliit na kwintas na po. Yan lang po. Tapos, may nagko-comment nga doon na paggawa ko doon yung bahay ko sa isan lang ko doon yung mga alahas. Sabi ko hindi po, wala pong no money involved po yung sa alahas po. Kaya akala nila mayaman na ako. Tapos tumawag yung auntie, yung tita ko po na nasa Amerika, na nasa Nevada. Sabi niya, balita ko, uwi ka ng Pilipinas, gagawa ka ng butik. Diyos ko, Mariusip, Santimaan. Akala mo naman ay talagang kayaman-yaman. Hospatamsak naman ako dito sa mga kapatid natin sa bagong lapag na palabas. Ah, okay, mamaya. Mamaya, pagkatapos ko mag-ilis pang gaha. Dalawang itatamsak ko dyan, si Carlo, tsaka si Sonia Valiente. So, maraming salamat. Kaya yun po yung nakaplano. Wala po akong inilalaan para sa akin sarili. First salary, second salary, third salary. Wala po talaga, maski piso. Wala po talaga akong kukunin dyan. Lahat po yan, ibibigay. Ilalaan ko po yan sa pagtulong po sa ating mga kapwa, lalong-lalo na nasa ospital. Yung mga, alam nyo yon, yung nasa ospital na maski pambili mo lang ng gamot, wala pong pambili. Maski pamasahe mo lang, wala po. Hindi po ganun kalaki yung maitutulong, pero maski paano po makapagbigay po tayo ng konti sa kanila. Maski pambili ng bigas, hindi mo lang makabili po. Yun po talaga yung plano ko. Yun po yung plano ko. Meron po akong isang kakilala ngayon. Wala pang isang buwan. Meron na siyang revenue na sa pera niya. Sa pera natin, 60,000. Kung magkakaroon ka ng ganyan, hindi, ang laking bagay, di ba? Laking bagay na maitutulong mo sa iyong mga kapwa. Lalo na sa mga nangangailangan. Lalo na yung mga nasa ospital. Na naaburyong, naaaburido dahil wala man lang pambiling gamot o maski pamasahe, wala man lang. Ayos yan ho, si Lord. Bahala, magbabalik ng blessing sa iyo po. Yung plano po yun at nakasit na po yun talaga kasi itong channel ko sunya lang ito, pero sa totoo lang kapartner ko po si Yuhin channel dito. Si Yuhin channel po ay kapatid ko po, so siya po talaga nagbibigay ng advice, nagbibigay ng idea kung anong gagawin ko. Minsan po nagagalit siya sa akin. Pinapagalitan niya ako. Adding ko po siya, kumbaga manghod na ko siya ba. She is younger than me. She's only 35 years old. So, siya yung unang nag-inganyo sa akin na mag-YT. Tsaka siya din yung nag-inganyo sa akin na huwag kang magkuha ng sweldo mo, kundi itutulong natin yan sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa ospital. So, nagkatugma yung gusto namin kasi nung nagsalita siya, yun po, magkasama po. Shout out Music JTV, sabi ni Halimas TV. Okay, host, managsuon, di ay muhi. Oh, kapatid ko si Yuyin Channel. Tsaka si GC Igno ay kapamangkin ko. Si Christine Valiente ay anak ko. Si Mike Gerald ay pag-umangkon, yun na ako, dudong. So, yun po. Yun po. So, abangan nyo, pangapangga, yung aking pag-games. Matagal pa, more than 1 month pa. So, sana, isang buwan at kalahati from now. In 1.5 months, tama, isang buwan at kalahati siguro, let's say, mga ganyan. Pabisita na lang ako sa bagong palabas sa mga kapatid ko, mga kapatid, ha, salamat. Mga pangga, dikit-dikit at bisita naman kayo sa binababang bahay ni Music JTV para magkaroon ng ano,
ng tawag dito. Piplay ko mamaya si Charlene ng 3 hours. Pagkatapos, hindi ko pa alam, naggagawa pa ako ng listahan eh. Gumawa na ako ng listahan, tsaka hindi ko na memorize. Bubu eh. Wala ngang utak daw sabi. Okay lang yun. Basta, kasi nga nami mental block na, kasi nga dahil sa trabaho at dahil sa pagod, kaya ayun po. Sana matupad natin ang ating mga pangarap at pare-pareho tayong lumago. Yun po. Na sana, pagdating ng araw, makakatulong tayo sa mga taong nangangailangan. Ako po talaga yun yung pinakagusto ko eh, makatulong po sana. Bago lang kasi yan, host, kaya kakalapag lang hihi. Okay, okay. Sige, sige, Pangga Music GTV. Si GR Midura. Salamat, bro, Jax. Ayun, oh. So, nakalagpas na ako ng isang oras. I still have 15 minutes more to go. At na matatapos, itatapusin ko itong aking LS para makapaghinga naman po ako. So, abangan nyo yan, guys. Excited na rin ako kung excited kayo sa aking pag-games. Na, kasi kung magpapag-games ako, kung mag-ELS ako ng 10 dito, 10 p.m. to 1 a.m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 a.m. yan sa Philippines. 10, 11, 12. 1, 2, 3. Alas 3 na madaling araw. Sinong gigising yan para manood ng aking ilis? Diba? Iditulog kayo. Kaya, diyan na lang ako sa Pilipinas magpa-games. Pag nauwi na ako, insya'ala. May awa ang Panginoong Diyos. At magiging mabuti ang ating pangangatawan. Salamat, Miss Julie. Naka-BG pa rin si Miss Julie. Kaya yun po yung aking plano na suggest ni Yuyin Channel na magpa-games po tayo. So, uulitin ko. First prize. Gold, basta alahas, worth 20,000. At ang second prize ay cellphone na Realme. At ang third prize, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Tapos, consolation prize, meron pong 10 tigwa 100. Meron din 10 tig si 50. So, yun po. Yun po ang ating gagawin, mga panda. At, open po kami sa sponsor by Kinamen. And then, magpapasponsor ako sa aking giliw na Italiano. doon sa cellphone at sa ano. Kailangan ba talagang magpa-sponsor? Pwede maulaw. So, ayun po. Maraming salamat sa mga naka-bichi sa 21,000 na patamsak. Piro mo yan, naka-11,000 viewers ako. Grabe, thankful talaga ako. Napakabuti nyo. Salamat mga pangga. At nandyan, dinamayan nyo po ako sa aking hinanakit ngayong araw na ito. Na anong gagawin mo? How to deal with the people who are naiingit sa'yo? Hindi alam yung English eh. Ano ba yung naiingit? Jealous? Invite? Invite pala yung ingit ano? Invite ba? Invite ba? Turungin nyo ako kung tama yung English ko ng ano? Ingit? Invite ano? Invite ba? How to deal with the people that invite your ano beauty? Naiingit sa ganda? Wala. Ganda-ganda nga nila. Eh, mapuputi nga sila. Eh, mga bata pa. So, how come na may ingit sila sa akin? Anong bang meron ako na wala sa kanila? So, hindi sila naiingit na dahil maganda? Maganda ba ako? Hindi naman ako maganda. Tsaka matanda na nga eh, nakakahiya nga eh. God bless you, bro, Music TV, sabi ni Jack Smith TV. Di ba mga pangga? Ano bang ikakaingit? Siguro dahil sa trabaho, kasi sa totoo lang kasi ngayon, magaan po talaga yung trabaho ko. Yung trabaho ko lang po talaga linis. Tapos kung sasabihin na magluto, nagluluto ako. Gumagawa ng tsaay, naglalaba ng damit ni mama, yun lang isang duster, isang damit, tsaka isang pantandong sa ulo, yun lang yung trabaho ko. Hindi po ganun talaga kahirap yung trabaho ko. So naiisip ko rin yan na this past few days na siguro kaya sila nagagalit. Eh, kasi yung trabaho ko magaan. Eh, kasi noon, sumasama nga ako sa pagpaplansa ng mga damit at naglalaba at naglilinis. Pero ngayon po, hindi na po. Wala din naman eh. Wala din naman kwenta. Hindi naman binibigyan ng halaga yung pag ano, nandiyan pa rin si Miss Julie. Salamat po. So, yun po. Kasalanan ko ba? Sabi ko nga sa kanya, as kanina, kasalanan ko ba kung ganyan? Tapos hindi pa nabibigyan ng sahod. 2 buwan, 3 buwan, hindi binibigyan ng sahod. Samantalang sa akin, up to date talaga yung sahod ko. Di ba? So, kaingit-ingit nga. Ano? Kaingit-ingit nga naman. Kung ikaw ba, may kasama kang katulad ng trabaho ko. Ayan, pa YouTube-YouTube lang, pa cellphone-cellphone lang, tapos updated yung sweldo mo. Hindi ba maiinggit? Maiinggit na.
alam ko nanonood yan ngayon. Yung iba, hindi ko alam kung yung 11,000 na yan kasi hindi active, hindi natin malay natin, di ba? Kasi nakashare to sa Facebook, nakashare to sa group, nakashare to sa ano. Malay natin, hindi natin alam. Di ba mga pangga? So, anong gagawin mo? Pag may naiingit sa'yo. Di ba mga pangga? Hayaan mo na yan, host. Kaya nga. Di ba ang sarap ng buhay ko? Linis lang. Dati, tatlong CR yung nililinis ko, tapos mop lang, tapos punas-punas. Hindi ganun kahirap yung trabaho ko talaga. Totoo naman, hindi talaga mahirap ang trabaho ko. Tapos, gagawa ng salata, naglilinis ng kusina. Ganun po. Kaya kaingit-ingit ga naman ano. Tapos, nakikita na yung post sa Facebook, lalo na yung mga naka-avail ng mga alahas, yung mga nagiging, ano ko, nagiging customer na may kumukuha. O, di ba kaingit-ingit yun? Sinasabi ko lang kasi alam ko may nanonood nito. Kasi akala ko hindi sila nanonood. Tapos minsan kasi pag nakaumpukan kami, sasabihin nakita ko yung ano, video mo. Gaganon sila. Kaya ito, mabuti na rin to ganito. Para alam nila na Dili insecure. Nandyan pala si Jilly Iburan. Hello Pangga Jilly Iburan. Nandyan dyan pa rin siya. Mega shout out sa iyo Pangga. I love you. Salamat sa iyong pag-BG. Maraming thank you talaga na nandiyan ka pa rin. At least daw, di ba? Suya-suya, ragid siya. Kaya nga, nung nag-post ako nung isang araw, nag-comment si Yuyin, nandiyan ka, ayan ka na naman, mga ganyan. Huwag mong ibaba yung, kumbaga parang ano, huwag mong ibaba yung sarili mo sa kanila. Huwag mong patulan. Kaya hindi ko pinatulan, dinilit ko yung post ko kasi nga nakakababa ng dignidad. Nakakababa ng moral. Kaya dinilit ko. Ayokong mag-post sa Facebook ng mga ganyan. Yun yung post ko na, ano ba yun? Yung post ko na iba yung trabaho mo. Ah, dinilit ko rin pala yun. Yung post ko na bakit yung Pilipino poor mindset ba yung tawag doon na ay, basta, hindi ko na maalala. Ayun nga, walang ang utak eh, sabi. Kaya ito lang yung may utak na may diskarte. Charot. Charot ba? Maski pa paano kumikilos yung ating plano at pag-iisip para sa ating kinabukasan. Kasi ginawa natin itong YouTube para po sa ating future. Aaminin man natin hindi. Pagdating ng araw, napakalaking tulong ito para sa ating mga buhay. Na yung kikitain natin dito, maaaring ikakaayos na yung buhay. Ikakaasinso ng iyong buhay. So maraming salamat sa 21,000 na patamsak. Sa 9,000 na viewers po. Talagang napakalaking bagay po. Na nandiyan dyan yung 9,000 at 21,000 na patamsak. Thank you so much po mga pangga. Di ba mga pangga? Yung iba biji-biji lang. Walay comment, anak mo mga pangga. Di ba? Totoo naman talaga, naiisip ko rin naman talaga, nakaingit-ingit nga rin naman ako. Pero di ba pag halimbawa, ikaw ba halimbawa ko si Niro ka? Tapos iiwanan mo yung niloto mo. Tapos kami din ay umaalis dahil pumunta doon dahil mga namatayan. Eh trabaho niya yun eh. Ba't namin pakikalaman yung trabaho nga niya yun? Eh, ganun naman kami dito pag trabaho at trabaho mo, hindi mo namin pakikalaman. Nagalit siya dahil nagalit yung amo na sabi, bakit napanis yung pagkain, ba't hindi nilagay sa ref? Sabi ko, sino ba gumawa niyan? Eh, siyempre, yung sino yung gumawa niyan, yun yung may obligasyon na tapusin niya yung trabaho. Tama ba ako, mga pangga? Tama ako eh. Kahit anong isipin ko kung may pagkakamali man ako, sige, aminin natin na mali din yung siguro sinabi ko. Pero, di ba? Pagtrabaho mo kasi, ikaw ang nagluto at ikaw ang may obligasyon yan. Kasi ikaw ang nakatukas sa kusina at obligasyon mo ang kusina dahil ikaw yung cook. Ikaw yung naka-assign sa trabaho na yan. Ba't mo iaasa sa iba? Asan ang ano? Asan ang logic doon? Asan yung, alin yung mali ko? Na sinabi ko lang sa amo, sino bang may gawa niyan? Alam nga nang pakikialaman ko yan, hindi ko naman trabaho yan. Busy din naman ako sa trabaho ko. Diba? Pagpalagay natin busy ako sa cellphone ko at gusto niya kasi kung yung sinusunod ko yung trabaho niya, susundin ko at ililigtit ko yung trabaho niya kasi nasasanay siya na ganun. Aray ko. Nasasanay siya na ganun. Kaya yun po. So ayan, 6 minutes more to go at wala bang magbaba ng bahay? Babaho kayo ng bahay mga pangga. Meron pa tayong 6 minutes para makapagdikit po sa iba. Ayan, yung linya mo yun lang trabahuin mo. Hihi, ang mali ng iba dapat huwag ipasa sa'yo. Yun nga, nagagalit siya.
Kasi gusto niya, nasanay kasi siya na yung pag ang trabaho niya talagang nandyan ako, nakasunod ako, iniimis ko, nililinis ko yung trabaho niya. Sanay siya sa ganun. Eh, sabi niya kanina, hindi daw niya trabaho dito sa bahay. Eh, sino may sabi sa kanya na dito siya magtrabaho? Pag nandun naman siya, wala naman siyang ginagawa. Eh, dito siya in-assign ng amo. Sabi ko sa kanya, kung may reklamo ka, edi magreklamo ka sa amo, wag ako, hindi ako. Dahil hindi ako nagpasahod sa'yo at wala akong pakialam sa'yo dahil ikaw, hindi ikaw ang nagsasahod sa akin. Ganun po yun. Di ba? Simple arithmetic. Di ba, mga pangga? Kasi nakikita nila, maganda smooth yung buhay ko ngayon at hindi na ako umiyak lagi. Dati kasi araw-araw, umaga, tanghali, hapon talaga ako umiyak. Pag naiisip ko mga anak ko, lalo na ginagawa ng asawa ko sa akin, kaya lagi po akong umiiyak. Na ngayon po na okay yung buhay ko at masaya ako. Masaya talaga ako sa ginagawa ko and I love what I do. I love what I'm doing. Talagang masaya ako. Sa Arlene TV. Nagbaba po ng bahay sa Arlene TV, mga pangga. Nagbaba din po ng bahay sa Jaxme TV at sa Arlene. Yes, tama, sabi ni Pangga Binjo. Di ba tama, Pangga Binjo? Na totoo talaga. Kung dati wala, dati enjoy ako sa pag-Facebook, enjoy ako sa pag-Messenger. Ngayon po, busy, I wish you all the best, Pangga. Salamat, Pangga Binjo. I love you. Salamat po talaga ng marami. Kaya po, sinisikap ko po na libangin ko yung aking sarili sa pagsiselfon, sa pag-YouTube, sa pag-Facebook na rin. Pero dati kong busy ako sa pag-Facebook na puro post ng mga kung ano-ano, ng mga hugot. Sana all masaya ho si ako nasa Karbaryo pa hanggang saan ako tatagali. Charlene, laban lang. Swerte lang kay di ako ilang kauban diha. Maswerte talaga sila dahil hindi ikaw ang nandito. Dahil sanay na sanay sila na hindi lang ako umiimik at di ako kupikibo. Kasi ayoko nga ng gulo kasi lagi kong sinasabi nila ako yung may pangunawa, ako yung uunawa. Kaya lagi akong wala lang, hindi ko sila pinapansin, hinahayaan ko sila. Pero napapagod na rin ako sa kakaunawa sa kanila. Kaya it's time naman na lumaban. Kaya hindi siya makaimik kanina yung talaga naghuhuramentado ako sa galit, yung pagsabihin ka ng hindi maganda. Ano ba ako? Ading ba ako? Bunso ba ako? At ang tanda ko ng ito, pagsasabihan mo ako ng hindi maganda, hindi mo alam yung trabaho na yung ginagawa ko? Ganun ba ako kabubus sa tingin mo? Sabi ko, simple arithmetic, hindi mo nga alam eh. Para pag plus lang ng 9 plus 8, hindi mo nga alam kung magkano yung resolve ba yan, yung answer. Sabihan mo ako walang otak. Siguro naman, simple English siguro, hindi mo nga siguro alam eh. Sasabihan mo ako ng walang otak. Basta magpakatatag ka lang, host, be strong, andyan naman ang God. Di ka pa ba yan, tawag ka lang sa kanya? Oo naman. Malapit na ako, puputok, host, konting-konti na lang kaya nag-i-enjoy ako sa YT, dami ka nang makilala. Oo, it's time to shine. Wag magpa-stress, mami, hayaan mo na lang siya. Oh, hinayaan ko na. Ayoko na. Tsaka, kahit ano na, hindi naman ako nagtatanim ng galit, pero yun nga, hindi ako nagtatanim ng galit, pero hindi ako nakakalimot. Yun nga, sabi ko nga, isa nitong kasama namin siya, i-block mo, ganun siya. Sabi ko, hindi ko i-block, kasi gusto ko nilang makita yung aking pagsashine. Yun nga, sabi ni Yuyun Channel, ni Rolena, it's time to shine. Naipapakita ko sa kanila, yung papatayin mo sa inggit, yung mga taong inggit sa'yo, yung sabihin, talaga dati-rati nakikiusap talaga, subscribe mo naman ako, panoorin mo naman yung video ko. Meron naman akong channel, gaganon. Ay, mahina yung meet ko, gaganon. Pero nung bandang huli, may nakita akong vlog na hindi mo maasahan yung mga kaibigan mo. Huwag mong ibaba yung sarili mo para makiusap. Yun, nagbago yung isip ko. Ayun, doon ako nagsimula ang isda. Doon ako nag-explore, doon ako nag-enjoy sa pagwawaiti. At ngayon po, enjoy na enjoy ko po yung pagwawaiti. Ang sabi ko nga kanina, pag hindi ako nagsiselfon, masisira ang ulo ko. Dahil ayokong walang ginagawa at ayokong hindi nakahawak sa cellphone kasi mamamatay talaga ako pag walang cellphone. Diba mga pangga? Ay, ilaha ilala. So yun po. Maraming salamat guys na nandyan kayo nakikinig sa aking pagsisentimiento. Pagdadrama. Di mo na kailangan makiusap. Malapit ka nang magmuni. Noon lang yon. Yung mga first 2 weeks ko, mga first 1 week ko, mga first, mga ganyan. Same tayo ho sa ako lang ang araw pag di nakawaiti ha. Mamamatay ako, Charlene, pag hindi nakahawak ng cellphone. Kasi umiiyak talaga ako pag walang cellphone. Kasi, tulad kahapon, first time in history na mula nung maka-recover ako sa sakit na naramdaman ko, umiyak ako kahapon, nakita ko yung mukha ng anak ko. Alam mo ginawa?
Sabi, itunutuno yung luha ko, sabi ng anak ko, iyak, iyak, ikaw, mang. Huwag na ikaw iyak, mang. Sabi, kasi lumalaki ka na wala ako, kasi 3 taon na akong wala sa'yo. Sige lang, good mang. Hayaan mo na lang, good mang. Ganun, ganun pa siya. Di ka ba maiyak? Naiyak talaga ako na nakikita ko siya na lumalaki na talaga yung anak kong bunso. 8 years old na po siya. Mga adik kayo sa sipi. O ikaw, hindi. Hindi ka ba adik? So, ayan po. Ayoko pa sanang umalis kasi sayang yung 8,000 na viewers. O, 21,000 yung ano, yung... Tuloy ko na ba to? Mag-ano lang, ilis na. Ano, silent na lang. Inaantok na ako eh. Ano ba? So, ayun po. Napakasarap sa pakiramdam na... Ang sarap kayo mag-whitey. Nakakita ka ng panibagong mga friends, no? Lalo na yung katulad ninyo. Nandiyan, sina Binjo, sina Halima, sina Taichi, si Charlene. Kahit hindi nakikita-kita si personal, pero yan, pag nakikita, pag nandiyan, nagpang-abot sa ilis, I love you, I miss you, mega shoutout sa'yo, I miss you, mami, mga ganyan-ganyan. O di, ang sarap sa pakiramdam yung... Katulad kanina, nag-PN si Bibitlog, mami, kumusta ka na dyan? Yung mga ganun, sarap sa pakiramdam. Tapos si Riximos Vlog, ati mami, nanay, kumusta ka na? Kumusta na yung WH mo? Huwag mo na ipalala yung WH ko at na ano ako, nai-stress ako sa ano, natawas niya. Tapos kami ni Taichi, nag-PPM din. Ang sarap sa pakiramdam na may nag... Kahit hindi mo kilala sa personal at dito lang tayo nagkakilala-kilala lahat sa Whitey World. Ang sarap sa pakiramdam, sobra. Biro mo kami ni Rule E, hindi naman kami masyadong nag-iimikan yan. Hindi kami ganun ka-close, pero dahil sa pag-Whitey at dahil dito sa abroad po, sa trabaho namin, wala po akong ibang kausap, kundi siya, tsaka si Jelly Iboran po. So maraming salamat guys sa inyong pag-antabay sa 21,000 na patamsak. See you soon, Hus. Basta dates ako, hihihi. Oo, no problem. Meron po akong dala. Basta punta ka sa Kalumpang, sa Jurassic, ha? Taga Kuan, Ramanday ka. Taga Maligaya, Ramang ka, ano, no? Charlyn TV, no? So, ayan po, nagbaba po ng bahay si Halimas TV. Baka gusto yung dikitan muna bago po tayo mag-end para madikitan ang bawat isa masuporta. Mga legit po yan. Nag-i-ilis po si Halimas TV ng... Anong oras ba? Ano? Kasi nag-BBG ako sa kanya kaninang umaga. Mga 7 or 8? So, 8. Mga 1 PM sa Pilipinas. So, yun po mga pangga. Maraming salamat po. See you again tomorrow. Supportahan nyo ulit ako sa aking... excuse me. It is time. Thank you so much sa pag-antabay, sa pag-BG sa akin, pakikinig sa akin, sa aking mga char-char, mga ik-ik, mga ganyan. 1 PM Pinas time. Ayun, 1 PM nga Pinas time, sabi ni Halimas TV. Yun po yung kanyang LS. So, supportahan po natin ang bawat isa kasi wala pong ibang susupport sa atin kundi tayo pong mga nandito sa Whitey World. Kasi yung mga tao na nasa labas, hindi po sila makakunaw at hindi po makakaintindi sa atin para po tayo mga word sa kanilang mga tingin. So, kayo po mga pangga, maraming salamat po. So, 1 minute na lang. 1 minute para matapos yung isang oras saka 20 minutes. So, ganun po. Maraming salamat ulit sa mga nandito. Halimas TV, Charlene, Roll A, sa Jaxmi TV, si Binjo Pinson po, sa aking pangga Jaxmi TV ulit. Maraming salamat, lalong-lalo na kay Jilly Iburan, na maski hindi po siya nagwa-whitey, pero nakasupport po sa akin kay Lani Brua, Miss Julie po. Sa lahat po na nandito, sa mga nag-thumbsack, si Music GTV, maraming salamat po sa lahat. Thank you so much guys sa inyong pagmamahal na ipinapakita sa akin, nagsusupport sa akin kahit mawalang kwenta yung aking sinasabi. Kahit walang kwenta yung aking sinasabi, basta abangan nyo lang. Hindi naman nagre-react si Roll A sa sinasabi ko na mag-i-sponsor ng ano eh, gold na kwintas para sa mega first prize namin sa aming pag-games sa mag-start sa October po mga pangga. So abangan natin yan mga pangga dahil pagtulungan namin niya na ang first prize ay quintas na gold na worth 20,000 at ang second prize ay tawag dito cellphone. Ay pwede naman pala yung second at third prize din bracelet na worth 5,000 or basta bahala na. Yun po. Maraming salamat ulit. Abangan niyo yung aking pag-games soon, 1 month, in 1 month time or more than 1 month time. Magsisimula ako sa aming pag-games kasi yun nga, sabi ni Yuyin, mag-LS ako ng 10 PM to 1 PM. Diyos ko, sinong manunood ng taga-Pilipinas, natutulog lahat ng mga tao. So yun po mga pangga,
Goodbye po. Bye po. See you tomorrow again sa pag-support sa akin. God bless you all. God bless us all. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. I love you all. God bless us all. God bless you all. Pareho-pareho tayong mag-support.